Diocesan Shrine and Parish of San Andres na isa sa mga lumang simbahan sa Zambales, ating pasyalan, bricks na gawa sa corals at lumang pulpito, makikita rin dito. May ulat si Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tunay na itinuturing na yaman ng bayan ang isa sa pinakamatandang simbahan sa Masinloc, Zambales, ang Diocesan Shrine and Parish of San Andres. Itinatag noong 1607 ng mga Agustinian Recollects ang simbahan na kabilang din sa itinuturing na National Cultural Treasure ng bansa. Gawa sa coral ang simbahan. Isa rin sa pinepreserba ng simbahan ang kanilang lumang pulpito. Tampok din ang mga kakaibang disenyo na makita lamang sa simbahan. Sa ilalim ng pangangalaga ng mga Agustinong parang Recoletos na sila'y nagsimula ng Kristyanismo dito sa lalawigan ng Zambales na kung saan na inalagaan nila yung pamayanan at sinikap na mapalapit sila sa pananampalatayang Katoliko. Pinaniniwalaan ng mga deboto na ibinasi ang pangalan ng simbahan kay San Andres nang natagpuan ang imahe nito sa karagatan. Si San Andres ay isang patron ng mangingisda na siyang pangunahing kabuhayan ng bayan. Noon kasi sinasabi sa na lumang mapa ng Zambales ay Bataan hanggang Pangasinan. So may mga parokya na kung saan na ito yung pahingahan nila o dito sila tumitigil sa dahil ito yung nasa gitnang lugar. So dito sila nagpapahinga bago sila tumuloy sa susunod na lugar na kanilang pagmimisyonan nila. Dinadayo to, tapos yung tuwing kapistahan talagang dinodumog ng maraming tao at saka marami talagang naniniwala dito. Ang Diocesan Shrine and Parish of San Andres ay sumisimbolo sa mayamang kasaysayan at kultura ng mga Zambaleño. Sumasalamin din ito sa kanilang malalim na pananampalataya sa Diyos. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilao, nagbabalita para sa GMA Integrated News.